Sendiri. We will learn more on how to handle our envy. We will say happy family, mga utod, hindi natin i-disregard na not at all times ang atong panimalay, mali pa yun. Diba lang? In reality, may mga struggles hindi tangan din na atubang, especially sa atong panimalay. Now, first na struggle nga atong niya nga atubangon, ang muli siya yako. Ano ni siya man? But before that, thank you so much sa naghatag sa atong sa special song, ang atong niyang male chorus. Sumuman sa naghatag sa atong sa halitura, nanungod sa kayong lawas, in which na magit kita si may matunan at may baluhan. At the same time, thank you man sa naghatag sa nga introduction. Thank you so much. And thank you so much also for coming here sa inyong presensya. So, secrets of effective communication na ang mga autor nga isagili siya sa kabangdanan nga galuntad ang gamo sa panimalay. Because of miscommunication. Tonight, akong tunan kung paano na akong dalpo ng maayong nga komunikasyon sa panimalay. Akong wala o kung malikawan natin ang konflikto o kung pagka sang gamu o kung misunderstanding sa panimalay. So my story dere, ano sila ya, nag-celebrate sila sa kanilang 50th anniversary. So kanamin doon, makalambo kita sila na time, mag-celebrar ng itong gilikanan, or kung kita mismo ang mag-asawa, mag-iayon, sa ika-50 katuig sa pag-inugdanay. Gani naghambal ang asawa sa iya pa na, sabi sa iya ang asawa, after 50 years, my dear husband, you're tried and true. Napamatudaan ko gid. Nagmatutuod gid. Wala ka naglubad. Ay, naano si tatay. Kaya pagkabating si nga, syempre, gulang-guro kung ahead ang edad ni tatay, nagsabat si tatay sa iyo. Ay, after 50 years, I'm tired of you too. Ano nga ba ni tatay? Imbis niya try, tired kaya, medyo nabumul-bumul si tatay, no? So kung hubin-hubin pa to, kay mali ang sabat, daw inaway, medyo puro dayo, no? Naghambal ko si mo, I love you, sinabat mo kung ano na? O, oh, diba? So, isa na sa kabangdanan mga author, conflict with. So, hindi amo aton masabat, daw, arat na dayon, ha? So we must be careful kung ano itong isabat, kung anong ato nabatian. So hindi clear ang nabatian ta, much better na pamangputon para sigurado, follow up na. So I'll be aware. Now, as the blood is for the body, so is the communication to the family. It's so important na ang isa ka panimalay may ara git na pag-inistoryahanay. Istoryahan sa mga gilikanan kung ano man ang plano sila panimalay. And then, kung involved ang mga kabataan, hold the attention of the children because they are also part of the family. Kaya kung is abala, mostly hindi yan ang nakatago sa panimalay, nanay lang ang tatay mo. Na sila-sila lang yung mga desisyon. Tapos masililapin pa kung desisyon na lang mag-move sa isa ka-place. Una natin i-take consider ang kabataan yung may ara kung sila biyahan, leave the friends that they already have, and then they will go into a place yung sabihin, masugod naman sila sa puno. Kung it's again na neglect na or wala na natin tampagdan, kaya wala na kung sila kintra, wala na natin na consider yung may ara kung galipo sila bahay na. So it is important. Now, through effective communication, anong matabo sa itong panimalay? Couples know each other before marriage. So hindi nyo kilala, maging yung partner, kung makasal na kamo, kung during sa time, nalagdanay na kamo. Before magpakasal, dapat kilala mo ng imo na pakaslan. Kung siya bala soft-spoken, o kung may ara siya bala sang tingog na daw may bala trumpa, di ba siya bala magdanay ka mo, makibot ka, ay sa una, mo ka lang pangaluyan, kasi siya ka nagbihanay kami, galing kay iya ko yung normal voice. Gintago yun lang ito. Pero na pagkuha niya, eh, masing ginawin sa iyo yan, ginasing
alam mo lang firme, no? So it's not. Partners understand each other after marriage. Hindi ka magkilala na ipakamu after sa kasal, kundi nakampanay na kamu. Find solution to marital problems. So isa-kalisa kung may problema ng abot, may insigida na sila sa himuon. Hindi na kinangano nila manawag pagbulig sa kapitan para isipal ang ilang issue. Kaya sila mismo yan, may angara na sila sa ideya kung paano nila himuon. Parents and children resolve their conflicts. So kung anong problema sa panimalay, una dyan is solusyon, resolvable within the family. Kung hindi kinmadala, may mga ginikanan pa mga bulig, may mga elders pa mga makabulig, antes kita makadto sa lain-bagin na option. No? So, there are 8 principles of effective communication. What are they? So, number 1, talk about your problems. Sa mga mag-asawa, una-una ko niya, sa pag-atubang, sometimes gali, mag-abukit siya sa ako ng pagkatalawit when it comes to problem. It's easy for us na lagyuhan, no? Pawala-walaan, pag-bulbumulan, pag-basig malipatan niya na. Tapos next, na may conflict na naman, may inaway, so ikaw naman kung nagligad. Nasa nagligad ako kasi na, ang sumigit, binula na tinuig na ginungkat paghihapon. Nga aman, wala masimple ang problem. So, talk about your problem. Ano or saan? Sa ating mabuti ang Diyos na sa ating.